Amen. Puri po ang Panginoon. Tunay po na ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay Diyos na ang lahat ay kayang gawin. Wala pong mahirap sa ating Diyos, wala pong imposible sa ating Diyos. Ang totoo, expertise ng Panginoon ang mahirap. Expertise ng ating Panginoon ang imposible. Amen po ba? Doon po siya magaling. Kaya tayo naman po, doon sa mga bagay na alam natin hindi natin kaya, ang alam naman natin ay magtiwala lang tayo sa Diyos. At ang Panginoon po ang tutulong sa atin upang ang lahat ng bagay ay ating makayanan dahil sa lakas na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Amen? Purihin po ang ating Diyos. Bago po tumungo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, ay nais ko din pong magbigay ng pasasalamat sa Panginoon sa pag-iingat din po niya sa amin. Kasi ito pong week na to, 2 days ago, ay meron po kami naging, actually 3 days ago, meron po kami naging unwanted na bisita sa bahay. Unwanted na, kasi po yung bahay ay sa paligid po, marami na din po mga puno. At dahil alam niyo naman, pagka mapuno, maahas. Nung una po ay nakita ni Days na gumagapang doon sa may bubong, sa pinaka-trusses yung ahas. Napansin niya talaga na ano na nandun yung ahas. Eh, natutulog na po kami noon. Basta, kumbaga talagang yung protection ng Panginoon ay nandun. Automatic pagtingin niya, nakita niya na mayroong ahas doon sa trusses. At ginising niya ako, sabi niya, di may ahas. So, tinignan ko po, nung una hindi ko pa po makita, pero meron nga talaga. At ang ginawa ko po, kumuha ko ng bakal na pwedeng pangsundot doon sa ahas. Nung sinundot ko po, ang bilis, biglang nawala. Kasi ang plano ko po, ipitin siyang mabuti para habang iniipit ko siya hanggang madurog, parang ganon. Eh, nung inipit ko na po, sandali lang, ang balat kasi ng ahas, matigas po. Hindi yan basta-basta kaya nating, ano, kahit itak nga, hindi basta-basta yan na ano agad eh. Kaya nung iinipit ko ng gano'n, biglang pumiglas. At ang bilis ding nawala, hindi rin nalaman ni Days kung saan nagpunta. So, pinabayaan na po namin dahil sabi ko naman, yung ahas na yon actually, parang ang idea ko nga, ahas tulog. Siyempre, kaya lang si Days, dahil nga ahas, takot pa din dahil ahas nga yon kahit anong klase pa yon. So, sa madaling salita po, lumipas yung ilang araw na talagang nasa isip lagi ni Days yun. Ano man yung alo, hinahanap niya, laging parang tingin niya, nandun. So, ibig sabihin talagang medyo nagkakaroon siya ng problema dun sa presence ng ahas sa bahay namin na hindi namin alam kung nasan. Tapos, one time po, Friday night, kumakain po kami, ay bigla po merong bumagsak sa kwarto ni Sweet sa second floor. Narinig namin yung pagbagsak, tapos sabi ni Days, di tingnan mo nga. Di tinignan ko po. Pag-akyat ko po doon sa kwarto ni Sweet, yung form ng kanyang x-ray nung siya po ay kumuha ng lab test para sa intern, nandun sa flooring yung x-ray, tapos pero naka-mount, parang nakaangat yon. Tapos nung tinignan ko, may naka-rolyo na ahas. Tapos, unti-unti, nung pumasok po ako doon, talagang yung protection ng Panginoon ay nandoon. Kasi nung pumasok po ako, nagkusa po na umalis yung ahas. So ako naman, tinitingnan ko po, alert ako, wala akong dalang anumang gamit, kundi flashlight ng cellphone, kasi wala akong idea kung ano yung meron sa taas eh. Pero nung pag-akyat ko, ahas. So, nung nakita ko po na unti-unti ay umaalis siya doon sa sahig, gumagapang po siya somewhere, tinitingnan ko po kung saan siya pupunta. At alam niyo, napakabuti ng Panginoon. Yung ahas po ay kusang pumunta sa isang bag, pumasok siya sa loob, tapos nung pumasok, pinasok niya talaga yung kanyang buong, yung kanyang buong katawan. Ang kailangan ko nalang gawin ay i-seal yung pinaka-ibabaw. Kaya nagkokontakan po kami sa baba, sumisigaw sila Jean. Sabi, di, kumusta ka dyan? Okay ka ba dyan? Sabi ko, okay lang ako. O ano kailangan mo dyan? Sabi naman ni Sweet,
Okay lang naman, Daddy. May buhay ka namang walang hanggan eh. Ano man ang mangyari sa'yo, may buhay naman tayong walang hanggan. So, nagpapasalamat ako. At least ay, panatag si Sweet. Yung dalawa ay medyo nag-worry. So, sabi ko, huwag niyo akong alalahanin. At nakikita ko yung ahas. Pero sige, bigyan niyo ako ng something na malapad. Sabi ko gano'n. Para nga ipang seal doon sa bag. At sa madaling salita po ay nagkaroon po kami ng pagkakataon na maisarado nga po yun. Tapos inirolyo ko po. Kaya yung ahas ay naibaba ko na, dahil nandun siya mismo sa bag. Siya na ang nagkusa. At ang ginawa ko po, sinunog ko yung bag na yon, inilagay ko sa sako, sinunog ko po. Naubos na ho yung ipinasunog ko, yung ahas buo pa din, kinabukasan. Kaya sabi ko, tinabunan ko dahil baka pag hinanap uli ni Days, baka lalo pang mata ko, tinabunan ko ng mga abo para hindi niya na makita yung trace ng ahas. Pero sa madaling salita po, ang nais ko po yung ipahayag sa atin mga kapatid sa Panginoon na talagang may mga pagkakataong hindi natin kayang ingatan ang ating mga sarili, pero doon pinapatunayan sa atin ng Panginoon na sa lahat ng pagkakataon, Siya ang nag-iingat sa atin. Amen po ba? Kaya doon sa mga bagay na alam natin, wala tayong control, pero ang Panginoon ay Siya ang nag-iingat, nagko-control ng mga sitwasyon natin. Imagine niyo po, ang plano ko po noon, nung akin pong sinusundot doon sa bubong, ay ayoko nga pong pumasok ng bahay para hindi, kasi pag hindi mo na patay ang ahas at pumasok sa loob, hindi mo alam kung nasan, ang hirap mabuhay. Kasi parang lahat na lang ng bagay ay nandun yung ahas. At ganun pala ang nangyari. At umakyat nga po siya doon sa bubong. Pero ang nakita ko naman po doon, yun nga po, inaalis ng Panginoon yung mga worries natin. Siya ang gumagawa para yung mga bagay na kinatatakutan natin ay sa Kanyang kapangyarihan. Imagine niyo po, kusa pong pumasok sa bag para madali ko na po siyang maitapon. Ganyan po kabuti ang ating Panginoon. Amen po ba? Ayan. Salamat po sa Panginoon. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Talaga pong napakabuti niya. Kaya salamat po sa pag-iingat ng ating Panginoon. Ngayon naman po, para sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon, minsan pa, ay hilingin ko po kayo na magbukas ng inyong Bible sa Lumang Tipan. At ang ating pong babasahin ay nasa Hukom or Judges. Hukom chapter 6. Ang babasahin po natin ay yung verses 1 hanggang 10. Hukom chapter 6 verses 1 hanggang 10. Muli ko pong aanyayahan kayo na magsitayo. Sama-sama po tayong magbigay ng paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Babasahin po natin ang halinhina ng iisang talata, bawat side ko po. Pero sasabay po ako sa lahat ng pagbasa. Okay, sisimulan ko po dito sa aking kanan. Sumabay po kayo ng malakas, tapos kaliwa, halinhinan po tayong babasa. Okay, handa na po kayo sa pagbasa ng salita ng Panginoon? Amen. Praise God. Basahin po natin. Tumalikod na naman kay Yahweh ang bansang Israel, kaya sila ipinasakop niya sa Madian sa loob ng 7 taon. Hindi makalaban sa mga Madyanita ang mga Israelita at napilitan silang magtago sa mga kuweba sa kabundukan. Pagkatapos maghasik sa kanilang bukirin, sinasalakay sila ng mga Madyanita, Amalekita at iba pang tribo sa lugar na iyon. Sige po, sabayan niyo ako. Humihimpil doon ang mga ito at sinisira ang mga pananim hanggang sa timog sa paligid ng Gaza. Wala silang itinitirang anuman na maaaring pakinabangan ng mga Israelita, pananim, tupa, baka o asno. Katulong nila sa paninira ang kanilang mga baka at mga kamelyo na hindi mabilang sa dami. Walang magawa ang mga Israelita kaya dumaing sila kay Yahweh. Nang marinig ni Yahweh ang daing ng mga Israelita dahil sa pahirap ng mga Madyanita, sila'y pinadalhan niya ng propeta at pinasabi ang ganito, inialis ko kayo sa Ehipto, iniligtas ko kayo sa kanilang pangaalipin at sa lahat ng inyong kaaway. Nalupig ninyo sila at ibinigay sa inyo ang kanilang lupain. Sinabi ko sa inyo na ako si Yahweh, lakip ang habiling, huwag kayong sasamba sa Diyos-Diyosan ng mga Amoreyo, ngunit hindi kayo nakinig. Tayo po'y manalangin muli sa ating Panginoon. O Diyos, tunay nga po na nagpapasalamat kami sa iyo. Ikaw ang Diyos na walang katulad, ikaw nga po ang Diyos na
walang imposible sa iyo, walang mahirap sa iyo. Salamat nga po sa pag-iingat mo sa amin minsan pa, sa bawat isa sa amin sa loob ng isang linggo. Iba't ibang hamon ng buhay ang aming pinagdaanan, ang iba dumaan sa pagsubok ng karamdaman. Ang iba, Panginoon, ay nasuong sa iba't ibang mga suliranin. Ngunit naririto kaming lahat sa harapan mo sa oras na ito. Ito'y dahil sa iyong biyaya at habag, O Diyos. Minarapat mo, Panginoon, na mapagtagumpayan namin ang lahat ng mga hamon ng buhay sapagkat ikaw ang aming Diyos na aming deliverer. Ikaw ang aming tagapagligtas na anumang mga sitwasyon na aming pinagdadaanan. Tunay nga pong ikaw ang tumutulong sa amin at hinahango mo kami mula sa aming mga mabibigat na sitwasyon. Kaya naman, sa oras pong ito, O Diyos, nagpapasalamat kaming lahat sa iyo sapagkat muli mangungusap ka sa amin sa pamamagitan po ng iyong salita, O Diyos, na buhay at makapangyarihan. Dalangin ko po, O Diyos, na sa oras pong ito, muli mo po, O Diyos, na bigyan ng katatagan ng pananampalatayang inyong mga anak at walang anumang hadlang ng kaaway, Panginoon, ang makapigil upang ang iyong mabuting kalooban ay hindi nila maunawaan. Sa ngalan Ama ng aming Panginoong Hesus, salamat po ng maraming marami. Amen. Makaupo na po kayo muli. Salamat po. Purihin po ang ating Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Ang ating pong bibigyan ng pansin sa pag-aaral po natin ng salita ng Panginoon ay may kinalaman po sa mga gapos o tanikala. Marami pong mga tanikala at pag sinabing tanikala o gapos o chain, ang alam natin ang masamang epekto kapag ka ikaw ay nabubuhay na mayroon pong chain o tanikala sa buhay. Ang ibig sabihin ay ito yung mga bagay na nagpapahirap sa atin. Pero ang magandang balita, mga kapatid sa Panginoon, anumang chain, anumang tanikala o anumang gapos ang daladala natin bilang mga anak ng Diyos, meron tayong Diyos na mapagpalaya. The God that we are serving is our God who is our deliverer. Siya ang nagliligtas sa atin. Kaya nga sabi din dito sa verse 8, at sabi po ng salita ng Panginoon, sabi, inialis ko kayo sa Ehipto, iniligtas ko kayo sa kanilang pangaalipin at sa lahat ng inyong kaaway. So, ito po yung makikita natin na kalagayan ng ating Diyos. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran na humirang sa atin ay Diyos na mapagpalaya sa atin. Anumang mga tanikala ng kaaway, ang ine-employ ng kaaway sa atin, makakaasa po tayo na sa tulong ng Diyos ay kaya po tayong iligtas, alisin at tanggalin, makahulagpos ng lubos sa tanikalang ito na ang kaaway ang naglalagay sa atin. Naniniwala po ba kayo doon? With God, we can break chains. Amen po ba? Ano mang uri ng mga tanikalayan, basta tayo'y may pananalig sa Panginoon, kayang tanggalin ng Panginoon ang gapos ng mga tanikalang ito. At ito po ang ating pag-aaralan ngayong umaga. At dito po sa bahagi ng ating binasang banal na kasulatan, ang mga Israelita po sa tagpong ito ay katulad din po ng binabanggit ko po sa inyo na sila din po ay, kumbaga, nakatanikala. Sila po ay gapos ng kaaway sapagkat sa pagkakataon pong ito ay, alam nyo po, siguro yung iba sa inyo familiar na sa kwentong ito ni Gideon. Gideon and his 300 men. Ang bahagi ng banal na kasulatan na ito na ating binabasa ay napakaganda pong larawan ng katagumpayan, ng kapangyarihan ng Panginoon, ng kanyang pagpapalaya, sa kabila na si Gideon at ang kanyang mga kasama na iilan lamang sila, 300. Samantalang ang kanila pong kalaban ay napakarami. Ang kalaban po nila ay mga Madyanita, mga Amilisita. At ang sabi po ng Bible sa Hukom chapter 7 verse 12, ito po yung description kung gaano karami ang mga kalaban nila. Sabi, ang mga ito, pati ng mga Amilisita at mga tribo sa paligid ay naglipa na sa kapatagan at hindi mabilang sa dami. Napakadami po, nagsama-sama itong mga kalaban ng mga Israelita at hindi lamang ang mga kalaban ang madami. Ang sabi din po ng verse, ang kanilang mga kamelyo ay sindami naman ng buhangin sa dagat. Pero pag binasa natin ang Hukom chapter 6, 7, and 8 na kung saan dito po nakalagay, nakatala ang kwento ng buhay ni Gideon,
makikita natin na kahit nagkaano karami itong kalaban nila Gideon, si Gideon kasama yung kanyang 300 mandirigma, they were able to defeat ito pong mga kalaban nila. Kaya ito po ay kwento ng kapangyarihan ng Diyos, ng pagpapalaya ng Diyos. Pero hindi po agad makikita natin na nangyari ito na nagganon kasimple. Bago po ito nangyari ay si Gideon kasama po ng ibang mga Israelita ay talagang puno ng takot sa mga kalaban nila. Ang mga Israelita po sa panahon na ito, ayon po doon sa binasa nating verse 1, 7 years po sila na pinapahirapan ng kanilang kalaban na mga Midianita. Kumbaga, ito po mga Midianita na to, sila yung oppressor and tormentor ng mga Israelita. Ang sabi po ng verse 1, tumalikod na naman kay Yahweh ang bansang Israel, kaya sila ipinasakop niya sa Madian sa loob ng 7 taon. So, dahil sa pagtalikod, ang dahilan ng pagpapahirap ng mga kalaban nilang ito, mga Amilisita at saka mga Madianita, ang dahilan kaya sila pinapahirapan ay maliwanag na sinasabi dito sa verse 1, sapagkat ang mga Israelita ay tumalikod sa Diyos. At dahil sa kanilang pagtalikod, ginamit ng Diyos itong mga Madianita na ito para iparanas sa mga Israelita yung consequence ng kanilang pagtalikod sa Diyos. At itong mga Madianita, talagang kinarir naman nila yung pagpapahirap sa mga Israelita. Talagang nandoon yung hirap na dinanas ng mga Israelita sa kamay ng mga Madianita. Actually, pag binasa po natin ang Judges o itong hukom na binabasa po natin, yung phrase na tumalikod na naman, mababasa po natin yan ng paulit-ulit sa aklat ng hukom. Kasi po yung salitang tumalikod na naman ay common na ginagawa ng mga Israelita. Nang ibig sabihin, tatalikod sila sa Diyos, tapos dadana sila ng matinding kahirapan bilang resulta ng kanilang pagtalikod sa Diyos, at dahil nahihirapan na sila, ang gagawin naman nila, tatawag sila sa Diyos. At pagdaing nila sa Panginoon, ay nandiyan naman ang Diyos na tutulong sa kanila para bigyan sila ng tagapagligtas. At yan po yung kwento ng aklat ng hukom. Maraming mga tagapagligtas na ibinigay ang Diyos kasi maraming panahon na tumatalikod ang mga Israelita at maraming panahon na pahihirapan sila dahil sa kanilang pagtalikod at magbibigay ang Diyos ng iba't ibang mga hukom o yung tinatawag nating judge o tagapagligtas. At dito nga po, isa sa hukom na ginamit ng Diyos ay itong si Gideon. At makikita natin sa verse 2 kung ano po yung hirap na kanilang pinagdadaanan, yung matinding hirap na ipinaparana sa kanila ng mga Madianita. Ang sabi po ng verse 2, hindi makalaban sa mga Madianita ang mga Israelita at napilitan silang magtago sa mga kuweba sa kabundukan. Sa tindi po ng paghihirap na ipinaparanas po ng mga Madianita, hindi na makapamuhay ng normal ang mga Israelita. Hindi na sila makauwi ng kanilang sarili-sariling mga tahanan at mas pinipili na nilang tumira sa mga kabundukan, maghukay ng mga kung saan pwede silang magtago, mga yungib. Kaya nag-i-stay po sila sa kabundukan. At ang matindi pa nito, kapag nasa bundok sila at bababa sila, magtatanim sila ng kanilang mga pananim, every time na mayroong uusbong ng mga tanim, ang gagawin po ng mga Amilisita, sasalakayin sila, sisirain yung kanilang mga pananim upang wala silang mapakinabangan. Yan po yung mababasa natin sa verses 3 and 4. Ang sabi, pagkatapos maghasik sa kanilang bukirin, sinasalakay sila ng mga Madianita, Amalasita, at iba pang tribo sa lugar na yon. Humihimpil doon ang mga ito at sinisira ang mga pananim hanggang sa timog, hanggang may nakikita sila na posibleng pagsimula ng buhay, tatanggalin nila yon. Wow, pagka ganyan po, kung may kapitbahay kayong ganyan o may kaaway kayong ganyan, eh parang
mas siguro sabihin niyo, patayin niyo na lang ako ng biglaan, huwag namang pinapahirapan pa. Kasi talagang, talagang ayaw nilang bigyan ng buhay, ayaw nilang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita. They were really giving the Israelites a hard time. Ayaw nilang bigyan ng kaginhawahan, tinotorment nila, at ang matindi, mga kapatid, hindi lang isang araw na pagtotorment, hindi lang isang linggo, hindi lang isang buwan, hindi rin isang taon, 7 taon. Imagine niyo po kung gaano kahaba yun, matinding paghihirap po yun. Siguro, ewan ko, yung iba sa inyo, baka kung kayo po, subukan niyo po kaya na isang araw lang na parang nadideprive kayo doon sa mga bagay na alam niyong available o normal na kailangan ninyo, yung mga basic necessities na nadideprive sa inyo isang araw lang. Ano po kaya ang mararamdaman niyo? Di ba tayo, hindi na tayo mapakali? Yung minsan nga, nag-brown out lang ng sandali. Ay, abot-abot na ang ano ba yan? Yung gobyerno, sinisisi na lahat. Di ba, wala naman sa control natin yun. Imagine ninyo itong mga Israelita, hindi lang isang araw, hindi lang isang linggo, hindi isang taon, 7 taon, and they are deprived of their basic needs. They have to hide sa mga forest, sa mga yungib. Bakit? Kasi nga po, pinahihirapan sila ng mga kalaban nila. Mahirap po talaga, and they were greatly suffering. Pero ang maganda, mga kapatid, sa Panginoon, nasabi po ng verse 6, sa Hukom chapter 6, verse 6, dahil nakikita nila na talagang matindi ang pagpapahirap sa kanila ng mga kalaban at wala na silang magawa, ano po ang sabi ng Bible? Walang magawa ang mga Israelita, kaya dumaing sila kay Yahweh. Common na common, taong-tao. Pag wala na tayong magawa, doon lang tayo tumatawag sa Diyos. Amen po ba? Kung kailan hirap na tayo, tsaka lang tayo hihingi ng tulong sa Panginoon. Bakit? Kasi ibig sabihin talagang pilit at pilit pa rin tayong gagawa, sinisikap natin na magawa yung lahat ng ating paraan. At tulad ng pinag-aralan natin kay Jacob, yung natural man, gusto niya ma-fulfill yung plano ng Diyos sa kanyang buhay, pero sa kanyang kaparaanan. Pero kahit anong pagtatagumpay kapag ka sa sariling kaparaanan at hindi pagtitiwala sa Diyos, yun ay failure pa din. Tulad ng pinag-aralan natin, si Jacob, nakuha nga niya yung birthright, nakuha nga niya yung blessing para sa panganay, pero ipinagtabuyan siya ng kanyang kapatid dahil sa galit, kailangan niyang tumakas. At minsan ganun tayong mga tao, tsaka lang tayo lumalapit sa Panginoon kapag ka walang-wala na tayong magawa. Pero ang maganda naman sa Panginoon, yun lang din naman ang hinihintay ng Diyos eh. Na kapag ka kailangan natin siya at ma-realize natin na talagang siya lang pinagdedependehan natin, talagang doon kumikilos ang Panginoon. Amen po ba? Kaya sabi po dito, nung wala na silang magawa, dumaing sila kay Yahweh. At ang maganda, dahil sa pagdaing nilang ito, tinulungan sila ng Diyos at nagpadala po ang Diyos ng bagong hukom na tutulong sa kanila upang sila iligtas. At ito'y walang iba, kundi si Gideon. At ito po yung makikita natin sa atin pong pag-aaralan ngayong umaga. Katulad po ng mga Israelita, minsan po ay bawat isa sa atin nakakaranas din po tayo ng mga sitwasyon. Minsan may mga parang may mga tanikala o pahirap sa buhay na pinipilit nating kayanin. Na kahit anumang gawin natin, nakikita natin na hindi talaga tayo makausad. Na kailangan nating talagang ipagtiwala ito sa Panginoon. Katulad ng mga Israelita, dahil dito sa kanilang kalagayan, for 7 years, nahihirapan sila para silang nakagapos, nakatanikala. Walang magandang nangyayari sa kanilang buhay. At dahil nakita nila na nahihirapan na sila, ang ginawa po nila, tumawag sila sa Diyos. Why? Because they want to break their chains. Alam nila na hindi nila kayang wasakin yung gapos, yung pagpapahirap na ginagawa ng mga Amalekita at ng mga Madyanita. Ginawa na nila yung lahat ng paraan nila, pero alam nila hindi nila kaya. Kaya anong ginawa nila? Dumaing sila sa Diyos. At ito po yung nais kong makita natin sa ating pag-aaral, mga kapatid, sa Panginoon.
by faith in God, He can help us break our chains. Ang matindi po kasi dito, mga kapatid, kapag tayo po ay parang nakagapos, wala tayong nagagawa. Katulad ng mga Israelita, ito po yung kanilang kalagayan. Nahihirapan sila, nabibigatan sila, pero alam din nila sa kanilang sarili, they cannot do anything about it. Kasi kung meron silang magagawa, hindi na nila yung pinatagal. Pero it took them 7 years. Bakit umabot ng 7 years? Kasi alam nila, within their powers, wala talaga silang magagawa. Di ba minsan ganyan po ang nararanasan natin pagka tayo po ay parang nakatanikala, nakagapos. At minsan may mga sitwasyon tayo, halimbawa katulad po ng kalagayan po natin sa West Philippine Sea, ang China po. Parang ito yung sitwasyon natin sa China, parang sila yung Majanita at Amilisita na tinotorment tayo sa ating sitwasyon. Ilang panahon na po na lagi tayong binubuli ng China. At itong huli nga po ay tinira na naman ng water cannon, yung ating maliit na bangka. At dahil po sa pangyayaring ito, sa pang-oppress at pang-torment ng bansang China sa atin doon sa pinag-aawayang West Philippine Sea, ang atin pong bansa ay nag-file po ng 10 diplomatic protest against China. At yan po yung nangyari nung early lang po nitong taon na to. 10 protest na po agad ang i-file ng ating bansa. January at saka February. At ito pong 10 protest na ito ay bahagi po ito ng 77 diplomatic protest na i-file naman po ni PBBM. Ibig sabihin, yung 10 na yon, bahagi lang yon ng 77 na protest na ipinapile na po ng bagong presidente. Nakaka-77 na agad si PBBM. Halos magdadalawang taon pa lang or dalawang taon pa lang si PBBM. 77 na po yung ginagawang pambubuli ng China sa atin. At ang sabi po, ito pong 77 na ito ay halos 1/5 lamang sa 388 protest na ipinile ni President Duterte ng Administrasyong Duterte laban sa China. 388. Now, bakit ko po ito sinasabi? Kasi lagi po natin itong naririnig. Lagi po natin itong laging binabatikos. Pero 388, wala po tayong magawa, kundi mag-protest lamang. At ano nararamdaman natin bilang bansang Pilipino? Nag-uumalpas yung ating galit na bakit ganito? Binubuli nila tayo pero wala tayong magawa. Kasi malakas silang bansa at tayo po ay mahina. Ganyan po ang kalagayan ng mga Israelita nung panahon na ito. Nahihirapan sila at gusto nilang umalpas but they cannot do anything about it. And it took them 7 years na tiniis nila ito until dumating yung time, Hukom chapter 6 verse 6, wala na silang magawa. Ibig sabihin, all those years, they tried everything that they could do within their powers. Pero dun lang sa verse 6 sabi, nang wala na silang magawa, they called or they cried to God for help. Andyan po ba kayo? Kumbaga parang kahit na nahihirapan, tinitiis pa rin nila hanggang tumagal lang, pero ang totoo, hindi naman talaga nila kaya. Pinatagal nila yung gapos, pinatagal nila yung suffering, pero ang totoo, kung tumawag agad sila sa Panginoon, God is able to help them with their chains. Para ito ay mawasak, yung gapos na ito ay masira. Sapagkat yun po ang trabaho ng ating Diyos. Our God is our deliverer. Anuman ang kalagayan natin, God is able to deliver us. Ang kailangan lang talaga ay tumawag tayo sa Kanya, ang kailangan lang talaga ay magtiwala tayo sa Kanya.
Amen po ba? At yun po yung nakita ng mga Israelita. Alam niyo po, ang tanikala, katulad po ng takot, isa po yan sa mga tanikala, o yung mga trauma, o yung maaring yung pains in the past. Merong mga tao na merong mga sakit ng kalooban nung mga nakaraan pang panahon na dala-dala pa rin nila at hindi sila makapag-move on ng lubusan dahil sa mga dalahing ito. Na dahil dito, ang kanilang buhay ay parang hindi makausad ng mabuti. Yung iba naman po, ang kanilang chain ay anger. Sila po ay gapos ng kanilang galit. Hindi sila makapagpatawad. At itong galit na ito ay talagang dala-dala nila sa kanilang kalooban, itong hatred na ito towards a specific person. At hindi nila alam na itong mga bagay na ito, it torments them. Kahit na nahihirapan sila, pero okay lang. Alam nila na nahihirapan ng kalooban nila dahil sa hindi pagpapatawa, dahil doon sa galit. At tinotorment sila nung kanilang damdamin na ito sa matinding galit, sa kapwa. Pero tuloy pa din sila. Bakit? Kasi nga, mas minamahalaga nila na manatili yung tanikala na yon. Kaya ano nangyayari? Gapos sila ng mga ganitong sitwasyon. Pero ang maganda mga kapatid sa Panginoon, katulad po na sinabi ko sa inyo, minsan, bawat isa sa atin, I believe, we have chains na maaring nagpapabagal ng ating pag-usad, lalo na paglago sa buhay pananampalataya. Iba't ibang uri ng mga chains ito. Ilan lang yung bibigyan natin ng pansin. Pero I believe merong mga chains sa ating mga buhay na kailangan nating ang Panginoon ang sumira. Na kailangan sabihin din natin, Lord, tulungan mo po ako, hindi ko po ito kaya. We have to come to a point na talagang sabihin natin sa Panginoon, Lord, kailangan kita, wala na po akong magawa dito. And I believe when we do that, God will help us break the chains in our lives. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Kaya po ng Panginoon because the God that we are serving is a God who is our deliverer. Now, what happens when you are in chains? Bakit ba kailangan itong tanikala na ito, itong kapos na ito ay matanggal, mawasak sa ating mga buhay? Ano bang nangyayari kapag ka ikaw ay nasa tanikala, kapag ka gapos ka ng tanikala? Number one, kapag ka ikaw ay nasa tanikala, ito makikita mo, chains limits you. Yan ang nagagawa po ng tanikala. Chains limits you or it makes you less productive. Kaya ito po mga Israelita, kung mapapansin niyo po, dahil sa kanilang matinding takot, sa kanilang tormentor, hindi na po sila nakakapamuhay ng normal. They have to hide in the forest. Kailangan nilang magtago sa mga yungib at yung kanilang normal na buhay, tinalikuran na nila. Yun po yung kanilang kalagayan. Dahil sa kanilang takot sa mga kalaban, wala silang magawa kung hindi magtiis. At ganyan po ang nangyayari sa atin when we allow chains in our lives to control us. It makes us less productive. It limits our potentials. Kung yan man ay takot, kung yan man ay heartaches, o anumang masamang pangit na karanasan ng kahapon, malibang mag-decide ka na you get over it, hingin mo ang pagtulong ng Diyos upang ito'y mapagtagumpayan mo sa iyong buhay, it will limit you kapag hindi mo ito ipinagkatiwala sa Panginoon. So that's number one, chain limits us. Number two, chain slows us down. Una, nililimitahan ito yung ating potential. Wala tayong magawa dahil sa takot. Kung ano man yung tanikala na gumagapo sa atin, nililimitahan ito yung ating potential. At pinababagal nito ang ating buhay. At katulad po ng literal na tanikala na nakasabit po sa ating mga paa, yung mga preso, di ba, may mga tanikala po sila. Yung dati, ngayon hindi na eh, nakakulong na eh.
Pero yun po yung magandang example na kapag ka ang isang preso noon, meron po siyang hinihila na tanikala, ang may daladalang tanikala, mabagal po ang pagkilos. Yun po kasi noon ang paraan para hindi po makatakas ang mga preso. Mabigat po yun, kaya daladala nila yun at kung sila'y tatakas, ang bigat ng dadalahin nila. Eh, siguro naisip ng mga, ano ngayon, mahal ang mga bola, matanikala, pinagsama-sama na lang sila sa kulungan, ano. Pero ganun po noon ang purpose kung bakit po mayroong chain na nilalagay sa mga preso. At ganun din po sa atin. Kapag ka po itong mga bagay na nagpapahirap sa ating buhay, hindi natin dinidil. At tulad po nung sinabi ko nga po sa inyo, pinatotoo ko yung ahas. Kung yun po ay matagal na hindi namin na-deal, I believe may araw-araw po si Days ay baka hindi po masarap ang tulog. Sa lahat ng pupuntahan niya, di, lagi niya akong tatawagin. O kaya pag aalis po kami ng bahay, si Jean lang nandun, baka yung isip ni Mami ay, naku, ano na kaya nangyayari kay Jean? Baka yung ahas. Puro yung ahas ang pupuno sa kanyang isip. So, yung ganong kalagayan, kapag ka merong gumagapo sa ating buhay, yun yung nagli-limit ng ating potential. Pinipigilan tayo na makapag maging productive, pinipigilan tayo na makakilos ng maayos. At yan ang nangyari sa mga Israelita. It limits their potential. Number three, when you are in chain, it makes you a vulnerable target. Eh, totoo naman yun. Kapag ka ikaw ay meron daladalang tanikala sa iyong paa at kung meron pong manunudla o babaril sa'yo, mas madali pong mabaril yung merong mabigat na daladala sa paa. Hindi yun makakatakbo ng madali kesa yun sa walang tanikala. At totoo po yun. Ganyan ang kalagayan ng isang taong gapos o tanikala o may nagpapahirap sa kanyang buhay. Kumbaga, he is a vulnerable target. Mas madali kang matarget. Kitang-kita ka na madali kang puntiryahin ng kaaway. Katulad ng mga Israelita, bakit po sila tumagal ng 7 years na tinotorment sila ng mga Amalekita, ng mga Madyanita? Kasi alam nila na takot ang mga Israelita sa kanila. Tingnan po natin ito sa kalagayan po ng mga nabubuli. Mga kapatid sa Panginoon, ang issue ng pambubuli, lately nakita natin na napaka-seryoso palang bagay. Ewan ko, nung kami po nila, Brother June, nung nag-aaral po kami, meron po kaming mga, puro kami mga lalaki, meron kami na barkada, tapos may ilan din babae. Pero sa amin po, yung issue bully, hindi pa masyadong matunog sa amin, pero kami nagbubulihan, kami magkakaibigan. Kasi maglalakad po kami from Concepcion Elementary School, iisa po yung lugar namin na kailangan po kaming sama-sama maglakad. Meron po kaming kaibigan, si Joel, Jehovah's Witness po yun. Tapos yung isa naman ay si Edsel, yung kapitbahay namin. Maglalakad po kami doon at habang naglalakad po kami, marami kaming pwedeng daanan. Pwede kami maglimas ng ano doon, yung sa pilapil. Bago kami umuwi ay manghuhuli muna kami ng isda o kaya magsusuntukan. Pero sa amin po, laro lang yon. Minsan po may pagkakataon na sa tindi po ng paglalaro ay may bakas pa ng matinding kagat dito sa dibdib dahil nga po nagkakasakita na talaga. Pero noon, para sa amin, laro lang yon. Pero lately, nakita natin na yung issue pala ng pambubuli, yung iba ay nagiging cause ito para magpakamatay yung nabubuli. At minsan kapag hindi natin pinakinggan yung nabubuli na tao, pag hindi natin in-address ng mabuti yung kanilang kalagayan, nagsasuffer pala sila in silence. Kasi walang naniniwala sa kanilang kalagayan. Walang nakikinig sa kanilang sitwasyon. Kaya itong nabubuli, vulnerable siya. Bakit? Kasi yung nabubuli sa kanya, alam ng mga nabubuli ay hindi yan magsusumbong. Kasi pinagbabantaan, pag nagsumbong ka, ganito. Dahil mas madami yung nambubuli, hindi na lang iimik yung binubuli. So mahirap po yung kalagayan na ikaw ay vulnerable target. Na alam mo, nahihirapan ka, pero you cannot do anything about it.
Kaya yung iba, para matapos na, ano yung nababasa natin? May mga nagpapakamatay. At ang reason, nabubuli pala sa school. Hindi po madali. Kaya itong mga Israelita, yun din po yung kanilang kalagayan. Katulad sila ng vulnerable target ng mga Amalisita. Na para bang siguro itong mga Amalisita na to, dahil talagang alam nilang hindi lalaban ng mga Israelita, siguro pagka sila ay magpang-pastime nila, lika nga, paglaruan nga uli natin yung ating mga kalaban. Kaya pagka sila ay magtatanim at pag medyo lalaki-laki na yung tanim, anong gagawin nila? Papakawalan nila yung kanilang mga hayop, at habang nagtatanim, titingnan nila kung paano magpulasa na parang daga yung mga Israelita, kasi ang papadali nila mga wild animals. E di syempre yung mga Israelita, takot na takot na iiwanan yung kanilang pananim at magtatakbuhan habang inahabol ng mga wild animals. At tuwang-tuwa yung mga Amalisita, yung mga bully. Ganyan po ang sitwasyon. And 7 years na tiniis po ito ng mga Israelita. At ganyan ang buhay when we are in chain. At pagkahinayaan natin na itong gapos na ito ay manatiling nasa atin, we will suffer. Pero wala tayong ginagawa. Nakagapos tayo, wala tayong ginagawa. Hinahayaan natin yung suffering na yon na manatili sa atin. Pero ang totoo, meron naman talaga tayong magagawa. Minsan tayo lang ang nagtitiis. Katulad ng mga Israelita, nung wala na silang magawa, ano ginawa nila? Tumawag sila sa Panginoon. Mga kapatid sa Panginoon, it's hard being in chain. Amen po ba? Why? Because it will limit your potential. Vulnerable target ka. Wala tayong magagawa. So ano po ang dapat nating gawin when we are in chain? Katulad po ng mga Israelita, meron silang ginawa. At mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, yes, anumang gapos ang meron tayong daladala, I believe, mga kapatid sa Panginoon, bilang mga mananampalataya, kaya po nating makawala sa mga tanikala na yan. Amen po ba? Pero gusto ko po makita natin, mahirap po na tayo ay nasa tanikala, pero may mga tao na iba-iba naman ang reaction sa mga tanikala. There are 3 ways people react with chains. Number 1, some people take chains. May mga tao unknowingly na yung chain na mayroon siya ay dumating na lang sa buhay niya na hindi niya alam. Para bang dahil nga doon, katulad ng mga Israelita, dahil doon sa kanilang takot, hindi nila alam na itong takot na ito sa mga Amalisita, ito na pala yung naging tanikala nila kasi hinayaan nila. Wala silang ginawa laban dito. Katulad po nila Gideon at kasama po ng mga Israelita, yung kanilang isipan po ay napuno ng takot. Now, paano po ba natin pinapapasok ang tanikala sa ating buhay? Anong tanikala ang pwedeng pumasok sa atin? Ang isa po ay yung negative thoughts or yung pagiging negative thinker. When we fill our minds with negative thoughts or yung pagiging negative thinker, yan po ay isang posible na maging tanikala or gapos ng ating buhay. Sila Gideon, kasama po yung ibang mga Israelita, yun po yung naging kalagayan. In fact, si Gideon, yun po yung nangyari sa kanya. Ang tanikala ni Gideon ay yung pagkakaroon niya ng negative na isip. Pero sa Diyos, si Gideon po is a mighty warrior. At ganun din po tayo, mga kapatid. Sa harapan ng Diyos, kilala niya tayo. Kaya natin sa tulong niya. May tiwala ang Diyos sa atin na dahil sa kanyang kapangyarihan na sa atin, naniniwala ang Diyos na magtatagumpay tayo. Kaya lang minsan, mga kapatid, nang nangyayari, mas ini-entertain natin yung mga negative thoughts and we fill our minds with negative things. At yun yung nagiging prinsipyo na natin. Yung mga negative na bagay. At si Gideon, ganun po ang nangyari. Imagine niyo po, dahil nga po doon sa 7 taon ano, na naging kalagayan nila na sila po ay tinotorment ng mga Israelita, kaya hindi nakapagtaka na dahil yun na yung environment ni Gideon at saka ng mga Israelita,
nawala na rin siya ng pag-asa. Imagine nyo, 7 years. Di ba, minsan, pag nakatira ka na sa slum, habang buhay mo, ang idea mo, hanggang doon ka na lang. Ganun minsan na nga eh, nagiging mindset eh. Kasi lumaki ka sa slum, walang nakatapos sa mga pamilya mo, tapos yun na rin ang nakikita mo, paggising mo at pagtulog mo. Parang ang idea mo, wala na pag-asa sa buhay na ito. So anong pupuno ng isipan mo? Yung mga bagay doon sa environment mo. At ganun ang nangyari kay Gideon for 7 years, yun yung pumuno sa kanyang isip. Pero ang totoo, ang Diyos, para sa Diyos, He is a mighty warrior. Pasinin niya yung verse 12. Ang sabi po ng angel, dahil nga po, di ba, tumawag sila sa verse 6, nagsugo ang Diyos ng propeta para sabihin na mayroong darating na tagapagligtas sa kanila. Sa verse 12, may anghel na dumating. Binisita sila ng Diyos. Nilapitan siya ng anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, sumasa iyo si Yahweh, matapang na bayani. Wow! Para sa Diyos, Gideon is a mighty warrior. Sumasa iyo ang Diyos, matapang na bayani. Pero, ano ang ginagawa ng matapang na mandirigmang ito sa yungib? Bakit to siya nagtatago? Matapang! Ang gandang bati. Pero ang totoo, bakit? Kung yun si Gideon sa paningin ng Diyos, bakit hindi ito nakikita kay Gideon? Kasi si Gideon, ang nakikita niya na yung kanyang present situation, yung sufferings niya, yun lang ang nakikita niya. At ito ang pumupuno sa kanyang isipan. Kaya sabi sa verse 13, sumagot si Gideon, bakit ganito ang pamumuhay namin kung sumasa amin si Yahweh? Bakit wala siyang ginagawang kababalaghan ngayon tulad noong ialis niya sa Ehipto ang aming mga ninuno? Kami pinabayaan na ni Yahweh. Kung hindi, ay bakit natitiis niya kaming pahirapan ng mga madyanitang ito? So imagine niyo po, itong negative thoughts na pumupuno sa isipan ni Gideon, meron na siyang invalid complaints laban sa Diyos. Hindi niya na nakikita yung ginagawa ng Diyos. Hindi niya na nakikita yung buti ng Diyos. Hindi niya na nakikita yung kapangyarihan ng Diyos. Lahat ay sa apat na, sasabihin natin, ano pagkakilala mo sa Diyos? Sa halip na purihin ng Diyos, apat na negative. Di ba, binati siya, sumasa iyo. Sumasa iyo si Yahweh, magiting na mandirigma ng Israel. Ano ang sagot niya? Bakit ganito ang pamumuhay namin kung sumasa amin si Yahweh? Sino lang ang makapagsasabi niyan yung merong negative na kaisipan? Ang totoo, kaya sila nagkaganon dahil naman sa pagtalikod nila. At minsan yung mga nagkakasala, yan pa yung, kumbaga, hindi maamin yung kanilang pagkakamali, kaya naninisipan ng iba. Di ba, minsan ganyan naman ang sitwasyon? Bakit wala siyang kababalaghang ginagawa ngayon? So talaga hindi na nila nakikita ang pagkilos ng Diyos. Bakit kami pinababayaan ni Yahweh? At bakit niya natitiis kaming pahirapan? Nag-asawa ng maaga, dumami ang anak, naging mahirap ang buhay, sinisisi ang Diyos. Hindi muna makita ko anong dahilan ko bakit naging ganito ang kanyang buhay. Di ba? At minsan sa hirap ng buhay, yung mahirap na buhay, yun ang nag-shape ng ating isipan na maging negative. Kasi wala na tayong makita ang maganda sa buhay kapag puro hirap ang nakikita natin. Tapos hindi pa natin makita ang ginagawa ng Diyos. At ang negative thoughts, mga negative thinker, isa yan sa tanikala, isa yan sa gapos na kailangang sirain ng Diyos sa maraming mga mananampalataya. Sapagkat kapag itong tanikala na ito ay nanatili sa atin, katulad ni Gideon, kung hindi ito sinira ng Diyos, hindi agad makakalaya ang mga Israelita sa kanilang 7 taon ng pagkakabihag. Sino ba talaga si Gideon sa harapan ng Diyos? He is a mighty warrior before God. Kaya sabi ng verse 14, bagamat ang sabi ni Gideon,
hindi kami tinutulungan ng Diyos, wala na kaming pag-asa. Sabi ng Panginoon sa kanya, lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo sa pagliligtas sa Israel. So kahit na ang paniniwala ni Gideon, wala siyang magagawa. Anong sabi ng Diyos? Ang ipinapahayag pa rin ng Diyos kay Gideon, kung sino talaga si Gideon at hindi yung kanyang maling paniniwala. Kaya minsan may idea tayo kaya nalilimit yung ating potential. Kasi minsan ang idea natin, nilalagyan natin ng lang yung ating kalagayan. Driver lang. Sapatero lang. Para bang lagi nating nililimit na ito lang ang magagawa natin. Kaya wala na tayong magagawa. Pero hindi natin makita ano ba ang purpose ng Panginoon sa atin. Maging lang ba tayo? Hindi, ang sabi dito ng Panginoon kay Gideon. Lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo. Saan? Sa pagliligtas sa Israel. Hindi lamang ang buhay mo ay para sa sarili mo. You have a purpose. Not only for yourself. But I am calling you to lead and save Israel. Pag nakita natin ang ating sarili na puro pangangailangan lang natin ang ating hinahanap, ay talagang baka kulangin lagi na makita nating tulungan ng iba. Kasi talagang pag tinignan natin ano ba ang kailangan ng ating sarili, ang dami. O kasi talagang sarili lang ang titignan natin. Di ba? Eh, tas pag tinignan pa natin ang ating sarili, yung mga limitations pa ang makikita natin. Kaya kailangan tingnan natin, sino ba tayo sa harapan ng Diyos? At ano ba ang purpose ng buhay natin? Bakit ba tayo tinawag ng Diyos? Hindi lang tayo para sa ating sarili. May mahalaga kang purpose sa Panginoon. Katulad ni Gideon, nasabi ng Diyos sa kanya, Gideon, hindi ka lang pangbundok para magtago. Ikaw ay tagapagligtas ng Israel. Gamitin mo ang buo mong lakas. Ibig sabihin, hindi niya nakikita na meron siyang strength. Yung natural strength niya, meron siya. Plus, yung power na binibigay ng Panginoon, so, hindi niya makita. That's why God has to remind them, Gideon, gamitin mo ang lakas mo. Dahil ikaw ay tagapagligtas ng Israel. Andiyan po ba kayo mga kapatid? Kapag ka napuno ang ating isipan ng puro negative thoughts, mga negative things, hindi talaga tayo uusad. Hindi natin kasi makikita yung magagawa natin. Kasi nga sa ating sarili pa lang, kulang na eh. Limitasyon lang nakikita natin dahil puro negative. But when we look upon the promises of God, kung sino ba talaga tayo sa Kanya, makikita natin yung purpose ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi lang pala tayo pang sarili lang. May purpose pala ang Panginoon para gamitin din tayo para sa Kanyang kaharian. Amen? Hindi pala para magmukmuk lang doon sa isang sulok at magmakaawa or parang nagsisalpiti lagi, pinabayaan na kami ng Diyos. Nananalangin naman kami lagi. Para bang ang Diyos natin ay kinakawawa tayo. Hindi ganun ang ating Diyos. Minsan hindi lang natin nakikita yung potential natin because of negative things that is filling up our minds. Andiyan po ba kayo? Siya pala ay isang matapang, si Gideon pala ay isang mandirigma at tagapagligtas ng Israel. May lakas, may tapang mula sa Diyos. Ngunit nasan ang tagapagligtas na ito? Nagtatago sa kuweba, takot na takot. Hindi niya napupulfill yung purpose ng Diyos sa buhay niya. Why? Kasi ang idea niya, wala siyang kapasidad, wala siyang kakayahan, hindi ako marunong. Huwag nating tingnan yung ating limitasyon. Tingnan natin yung pinapagawa ng Panginoon sa atin. At kapag ka may pinapagawa ang Panginoon sa atin, God is anointing us to do the task that we are about to do. God is equipping us to do it. Hindi naman yan kailangan gawin natin sa ating sariling lakas. Pag merong ipinapagawa ang Diyos sa iyo, tandaan mo, He will anoint you. He will equip you. Yung iba ang idea, ay hindi ako marunong magsalita. Okay lang, mas gustong gamitin ng Panginoon yung hindi marunong magsalita para pag nagsalita talaga siya lang ang yung kapahayagan lang ng Panginoon, yung kapangyarihan lang ng Panginoon ang makakayag. Mas gusto ng Panginoon yung inaamin, Lord, wala akong kakayanan. Yun nga ang gusto ko. Para gamitin kita, gamit ang aking kapangyarihan. Kaya mapapansin niyo minsan yung gustong-gusto magpagamit sa Panginoon dahil sa power, dahil sa position, yun naman ang ayaw gamitin ng Panginoon. Kasi alam ng Panginoon, hindi siya ang tumatawag doon. Pero kapag ka ikaw ay may pinapagawa ang Panginoon sa iyo, huwag mong sukatin o huwag mong sabihin wala kang magagawa because God will equip you, God will anoint you to do His purpose in your life. Amen po ba? Patulad po ni Gideon,
Pwede po bang palakpakan natin ang Diyos na humirang sa bawat isa sa atin? Amen. Salamat po, Panginoon. That's the effect of negative thoughts sa buhay natin. Na kapag yan ang naghahari sa atin, yan ang gagapo sa ating mga buhay. It will prevent us from unleashing our full potentials na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sa halip na makita natin yung full potential, ang mangyayari, complain tayo ng complain sa wala sa atin. Ang gagawin natin, hahanapin natin yung wala. At yun ang gusto natin na mayroon tayo para may magawa tayo sa Panginoon. Well, tandaan nyo po, matulad po dun sa parable ng talent, tandaan nyo, tayo po ay, bawat isa sa atin may kanya-kanyang talento. At tinatawag tayo ng Panginoon ayon sa ating kanikanyang kakayahan. Kaya yung binigyan po ng isa, anong ginawa niya? Itinago niya. Bakit? Kasi natatakot siyang magkamali. Akala niya, ang mayroong limang talento at may dalawang talento ay mas magaling sa kanya at wala siya tiwala sa kanyang sarili. Kaya para hindi siya magkamali, itinago niya yung kanyang isang talento at iningatan niya. Tandaan nyo, nung bumalik, yun pa din, isang talento pa din. Pero ano sabi ng master? Tamad. Kasi hindi siya naniniwala sa kanyang sarili. Wala, tingin niya sa kanyang sarili, wala siyang kakayahan. Yan po ang epekto kapag ang isang tao ay negative thoughts o negative thinker. Ang mangyayari po, it will prevent you from unleashing kung sino ka ba talaga sa harapan ng Panginoon. Kaya mahalaga mga kapatid sa Panginoon, we have to be set free from these negative thoughts. Katulad ni Gideon, siya pala ay isang mandirigma. Pero dahil doon sa negative thoughts, hindi niya na nakikita yung gawa ng Diyos sa kanyang buhay. Tandaan niyo, maganda mga kapatid sa Panginoon, kapag tayo ay pinangungunahan ng Diyos, yung Romans 8:28 ay napakahalaga sa atin. Nakikita natin ang lahat ng bagay ayon sa pagkilos ng Diyos, kahit hindi doon sa ating kagustuhan nangyayari ang mga bagay. Sinasabi natin, alam natin ang lahat ng bagay ay nangyayari para sa ikabubuti natin, tayo na mga nagmamahal sa Diyos. We know that in all things, God work together for good to those that love the Lord. Kaya minsan, yung pagkaalis mo bigla sa trabaho na hindi mo maintindihan, na napakahalaga pa naman sa'yo ng trabaho na yun, napakahalaga ng pera sa'yo ng oras na yun, pero bigla-bigla nawalan ka ng trabaho. May mga sasabi ka bang, Lord, purihin ka, nawalan ako ng trabaho. Di ba? Hindi naman. Pero sinasabi natin, tayo na mayroong pagtitiwala sa Diyos, Lord, kung may isinarado ka, alam ko na ikaw pa rin na magbubukas ng panibago. Nakikita natin na meron pang mas mabubuting bagay sa mga masamang nangyayari sa atin. Katulad na sinabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, we know that in all things, God makes all things beautiful in His time. Yung minsan mga pangit na nangyayari sa atin, pag tinignan natin yan sa perspective ng Diyos, hindi doon sa negative na isip, ang masasabi natin, all things are beautiful in God's time. Amen po ba? Minsan may mga nawawala sa ating mga mahal sa buhay na hindi natin naintindihan, bigla-bigla. Di ba? Hindi natin alam. Pero tayo na nauunawaan ang plano ng Diyos, yun na lang, ang consolation natin ay ang pangako ng Diyos. God makes all things beautiful in His time. Yan ang mga tao na mayroong Diyos sa kanilang puso. Kasi kapag ang negative thoughts ang maghari sa ating puso, mawawala ng lugar ang Panginoon. At hindi na natin makikita ang ginagawa niya sa ating mga buhay. At katulad ni Gideon, pwedeng complain na lang ng complain tayo. Binigyan ka na ng trabaho, hindi mo pa makita kung, imagine mo, may trabaho kayong iba, wala, lalo na nung pandemic. Di ba? Salamat sa Panginoon na dumating ang pandemic, ang daming nawala ng trabaho, ang daming mga nawalang mga bagay, pero nakita natin na sa lahat ng yun, ang Panginoon, pinagpala, tiningatan tayo.
yung trabaho natin, pinanatili. Kung yung iba na alis man, salamat, may buhay pa rin. Ang daming laging pwedeng ipagpasalamat. Amen po ba? Kapag ka tayo ay mayroong puso mapagpasalamat. Pero kapag ang isang tao ay ang kanya isipan ay negative, hindi niya talaga makikita ang magandang ginagawa ng Panginoon sa kanyang buhay. So ito yung isang bagay. Some people take change. Sa paanong paraan? Pagkakaroon ng mga negative thoughts. Pangalawa, some people bring change in their lives. Yung una, unknowingly. Dahil dun sa sitwasyon na naroroon si Gideon, hindi niya alam na develop sa kanya yung negative thoughts. Dahil yun na yung kanyang kinasanayan. Pero sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, ipinaunawa ng Diyos, Gideon, you are a mighty warrior. You are a deliverer of Israel. Kaya nabuhay ang pag-asa. Some people bring change in their lives. May mga tao na sila mismo ang gumagawa o nagdadala ng kanilang sariling tanikala. Sa paanong paraan? What causes change in people's lives? Of course, kasalanan. Sin, disobedience, rebellion. Yan po ang dahilan kung bakit po meron tayong mga tanikala. Ang kasalanan po ay isang mabigat na tanikala na humahadlang sa atin upang ang lubos na pagpapala ng Diyos ay dumaloy sa atin. Kaya sabi ng Hukom, chapter 6, verse 1, malinaw na malinaw, tumalikod na naman kay Yahweh ang bansang Israel. So the reason why they were suffering before the cruel hands of Midianites and Amalekites is because they have turned away from God. At marami po sa mga tanikala na mayroon tayo ay dahil mismo sa mga kasalanan at mga pagsuway na resulta ng ating pagtalikod sa Diyos. Kaya ano nangyayari? Itong mga kasalanan ito yung gumagapo sa atin, yung kahirapan na resulta ng ating bisyo, pagsusugalo, kung ano pa mga bagay na ang mga pagpapala na dapat sana ay napupunta sa pag-aaral, ay nagagastos natin kung saan-saan. Tulad ng pinatotoo ko po sa inyo, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon, ako'y pinalaya niya sa bisyo ng sugal. Di ko alam kung hindi ako napalaya ng Panginoon sa bisyo ng sugal, kung ano ang magiging uri ng buhay ko. Pero napakabuti ng Diyos na inalis niya ako, hindi pala yun talaga ang buhay para sa akin. Kaya salamat sa Panginoon. At minsan po hindi natin alam na itong mga kasalanan na ating ginagawa ay ito po ang nagiging dahilan kung bakit ang buhay natin ay parang mabagal umusad. Kasi may mga kasalanan hindi natin lubusang sinusuko sa Panginoon. Sin makes us bondage to Satan. Nagiging alipin tayo ni Satan kapag ang kasalanan na yan ay hindi natin tinalikuran. Kaya nga, tandaan nyo, sa ating sarili, hindi natin kayang talikuran ang kasalanan. Kaya nga, tinawag tayo ng Panginoon na magsisi at sumunod sa Kanya. Kasi sa tulong lang ng Diyos, doon lang natin mapagtatagumpayan ang kasalanan. Sabi ng Santiago chapter 4, di ba sabi? Submit yourself first to God. Ano sabi? Isuko natin ang ating buhay. Tapos sabi ng verse, resist the devil and he will flee from you. Hindi natin sa ating sariling lakas, hindi natin kayang itaboy ang gawa ng kaaway sa ating mga buhay kasi alipin nga tayo. Naghahari ang kasalanan, naghahari si Satanas sa atin kapag tayo'y namumuhay sa kasalanan. At ang boss natin ay si Satanas. Kaya hinango tayo ng Panginoon doon sa paanong paraan. Ang sabi po, ang sino mang ipanganak na muli, di ba? Unless a man be born again. Bakit kailangan nating ipanganak na muli? Kasi kung hindi tayo ipapanganak na muli, yung ating laman laging ang hinahanap ay kasiyahan ng laman. Kasi patay tayo sa espiritu. So kailangan tayong mabuhay sa espiritu upang pag nabuhay yung ating espiritu, yung gawa ng laman ay ating mapagtagumpayan at sundin na natin ang kalooban ng Diyos. Kaya sabi ng James 4:6, submit first to God, then resist the devil and he will flee from you. So kapag ka tayo nagsuko ng ating buhay sa Panginoon, doon lang natin masasabi sa kaaway, wala ka ng lugar sa akin. Kasi
ang aking buhay, pag-aari na ng aking Panginoon. Tinubos niya na ako sa pagkaalipin ng kasalanan. Wala ka ng kapangyarihan sa akin, Satanas. Ang aking buhay ay sa Panginoon na. Katulad na sinabi ni Apostle Paul sa Galatians chapter 2, verse 20. Ako'y ipinako na, nakasama ni Kristo sa krus. Kung ako may nabubuhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay para sa akin. At ang buhay na ito ay ipinamumuhay ko ngayon. Para saan? May pananampalataya sa Panginoon na nagmahal at umibig sa Kanya. So, makikita natin na meron na tayo ngayong lakas para labanan ang kaaway. Pero kapag ka tayo po ay napaalipin pa sa kasalanan, tandaan nyo, gusto ko pong linawin ito mga kapatid, ang mga Kristiyano nagkasala, hindi ibig sabihin na hindi na tayo anak ng Diyos o wala na tayong kaligtasan. Hindi pa tayo perpekto, nandito pa rin naman tayo. Kaya lang ang kaibahan natin, hindi na po tayo namumuhay sa kasalanan. Hindi na natin buhay ang kasalanan. Hindi na natin hinahanap ang kasalanan. Tinutukso tayo para tayo madala sa kasalanan, pero nilalabanan na natin yon. Magkaiba po yung hinahanap po talaga ang kasalanan. Halimbawa, katulad ko po, nung ako po ay sugarol pa, paggising ko, ang hinahanap ko ho, sugalan. Pero ngayong ako ay anak ng Diyos, anong hinahanap ko? Paggising ko po, salita ng Panginoon, pananalangin, at gawin ang kalooban ng Panginoon sa buong maghapon. Pero noon, nung ako ay sugarol, paggising ko, gusto ko kung saan may sugalan, nandun ako. O yun kasi ang buhay ko noon eh. Gawa ng mundo. Ngayon, dahil binago na ng Panginoon ang buhay natin, lumalakad na tayo sa kalooban ng Panginoon. Now, kung nagkakasala man tayo, huwag niyo isipin mga kapatid na, nagkasala ako, naku, hindi na ako anak ng Diyos. Hindi. Ano nangyayari kapag tayo nagkakasala o nadadaig tayo ng kasalanan? How does sin affects a believer? Tatlong bagay po. Una, kapag tayo po nagkakasala at kahit alam na nating kasalanan yon at minsan mas nadadaig pa rin tayo, natutukso pa rin tayo, ang nangyayari, number one, it robs you of the joy of your salvation. Ano ibig sabihin nito? Di ba? Ang kaligtasan po natin ay mayroong joy. Nung naligtas tayo, mayroon tayong kagalakan. Kaya galak na galak tayo na ipinapatotoo natin ng Panginoon, galak na galak tayo na tayo po nararanasan natin ang presensya ng Diyos. Pero nung tayo, pag tayo po ay nagkakasala, alam nating kasalanan ito, tapos ginagawa pa rin natin, napapansin nyo, halimbawa, umattend kayo ngayong Sunday, pero meron kayong kasalanan na hindi nyo sinusuko sa Panginoon. Kahit taas ang kamay nyo, kahit tulo ang luha at sarago pang uhog nyo, alam nyo pa rin, guilty kayo. Merong bagay sa puso nyo na wala kayong kagalakan habang nagpupuri sa Panginoon. Why? Because sin robs you of the joy of your salvation. Pero alam mo, kapag paggising mo palang, Lord, purihin ka, Panginoon. Dadako ako sa iyong tahanan, magpupuri ako sa iyo. Ano man ang sitwasyon, andun yung kagalakan mo, anuman, wala mong bumati sa'yo, pumasok ka dito at lumabas, hindi ka binate, pero hindi mahalaga sa'yo. Basta Lord, nakatagpo kita. Pero yung merong itinatago sa kasalanan, lahat ng bagay na hindi mo nararanasan, baka gamitin mo pang dahilan para magtampo o matisod. Hindi mo lang ako binati, hindi mo lang ako kinamayan. Kasi hindi nakagalakan ang pumupuno sa puso mo. So yun po yung una, it robs you of the joy of your salvation kapag ikaw yung namumuhay sa kasalanan. Secondly, it robs you of the joy of your service to the Lord. Sa halip na naglilingkod ka ng may kagalakan, alam mo na yung ginagawa mo kahit na naglilingkod ka, kung nabubuhay ka sa kasalanan, wala kang joy. And thirdly, you are not being a good testimony to the Lord and God's glory is not manifesting in you. Di ba dapat ang kaluwalhatian ng Diyos ay nakikita sa atin? Pero kung ang isang mananampalataya ay talunan lagi sa kasalanan, hindi nakikita ang kaluwalhatian ng Diyos. Iyan pa naman ang tema natin, God's glory in us. Dapat anumang ginagawa natin, nagsasalita sa mga kinikilos natin, dapat ang kaluwalhatian ng Diyos ay nakikita sa atin. So tandaan niyo po, hindi nawawala ang kaligtasan sa kasalanan ng isang nagagawa natin. Nawawala ang kaligtasan pag ikaw ay totally tumalikod sa Panginoon at hindi mo na pinakikinggan ang udyok ng banal na Espiritu. So many people brings chain in their lives. And lastly, some people break chains. At ito po ang ating kalagayan, mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang mabuting balita. Kaya po natin humulagpos, kumalas sa mga tanikala ng kaaway dahil sa Panginoon.
anumang tumatangkala sa atin bilang mga mananampalataya, kung yan man ay negative thoughts, kung yan man ay anger, kung yan man ay heartaches, o anumang mga bagay na alam niyong tanikala o gumagapo sa inyo, kaya kayong palayain ng Panginoon. Because bilang mga anak ng Diyos, we are breaker of chains of the enemy. Ang sabi sa verse 6 ng ating binasa sa Hukom, chapter 6, verse 6, sabi po sa tatlong salin, walang magawa ang mga Israelita kaya dumaing sila kay Yahweh. Ang sabi naman po sa NIV, Midian so impoverished. Sabi, impoverished, talagang pinagdaralita, pinaghihirap, talagang ginagawa na parang ine-empty. Talagang sinasagad. Yun po yung kalagayan ng mga Israelita sa harapan ng mga Madyanita. At ang sabi sa Hukom, sa ang Biblia na salin, at ang Israel ay huminang totoo. So ito po yung kalagayan ng mga Israelita nung sila ay dumaing sa Diyos. At dahil sa pagdaing nila sa Diyos, mga kapatid sa Panginoon, ang Panginoon ay tumugon. Kaya nga, ano ang naging resulta ng kanilang pagtawag sa verse 7? Sabi, nang marinig ni Yahweh ang daing ng mga Israelita dahil sa pahirap ng mga Madyanita, sila'y pinadalhan niya ng propeta at ipinasabi ang ganito. At kinuwento na ng Panginoon yung pagdi-deliver na ginawa niya sa Israel. And verse 11, dumating po yung angel of God at kinausap si Gideon. At binati siya, sumasa iyo si Yahweh, magiting na bayani ng Israel. So nakita natin na merong magagawa kapag ka ang tao ay tumatawag sa Panginoon, na tayo yon bilang mga anak ng Diyos. And ang question, how do we break chains bilang mga mananampalataya? Ang sagot, walang iba kundi through faith in Jesus. Faith helps us overcome every obstacles, chains, o anumang mga hadlang na inilalagay ng kaaway sa atin. It is by faith in the Lord. Ang sabi po ng unang Juan chapter 5 verses 4 and 5, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanglibutan. Ulitin ko po, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanglibutan. If you know that you are a child of God, you are an overcomer. At ang sabi ng verse 5, sino ang makapagtatagumpay laban sa sanglibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. It is because of our faith in the Lord Jesus that we are able to break chains of the enemy in our lives. Sa ating sarili, wala tayong magagawa. At bilang pangwakas, mga kapatid, dito po ako magtatapos. Gusto ko pong makita natin how Gideon and his 300 men were able to break the chains of the enemy in their lives. At naranasan nila yung pagtatagumpay. Si Gideon, dahil dun wala na siyang pananampalataya, sabi na, ang nagpakita na ang Diyos. At ito si Gideon na punong-puno ng negative thoughts. Anong sabi niya? Kung talagang tinatawag niyo ako, wala na siyang tiwala sa sarili niya. Kumuha siya ng katad, yung fleece. Sabi niya, sige, palatandaan, kung talagang tinatawag niyo ako, bukas ng umaga, basang-basa yung fleece, ilalagay ko sa ground, at yung ground naman ay tuyong-tuyo. Sigurado ako talagang ikaw ang tumatawag sa akin. At nangyari, pagising niya, binigyan niya yung fleece, yung katad, at nakapuno na isang tabong tubig, pero tuyong-tuyo yung paligid. Na-convince na ba si Gideon? Ah, hindi pa. Pwede po bang humirit pa ng isa? Makita niyo talagang yung negative thoughts, yun na yung sumiksik sa buhay niya. Samantalang sapat na yun, himala na yun ng Diyos, pero hindi pa rin siya naniwala mismo. Sabi niya, baliktarin naman natin kung pwede, tuyo naman yung katad, yung buong ground naman, basang-basa. Talagang para makonfirm lang na talagang ang Diyos. Eh, totoo naman, kung tutusin, hindi naman talaga natin dapat i-challenge ang Diyos. Pero minsan naunawaan tayo ng Diyos sa kawalan natin ng pananampalataya. Kaya minsan sinasabi natin, Lord, kung totoo ka, kung totoo sin, hindi kailangan patunayan ng Diyos na totoo siya. Pero alang-alang sa pagmamahal niya sa atin, papatunayan niya. Dahil nagdududa tayo eh. Amen po ba?
Kasi gusto ng Diyos na i-save yung ating pananampalataya sa Kanya. At huwag mabuhay yung doubt natin sa Kanya. Kaya nung sinabi ni Gideon, kung pwede po, basang-basa yung ground, pero yung katad, hindi. At kinabukasan nga po, ganun nga po ang nangyari. At eto mga kapatid, mula nung mamuhay si Gideon sa faith, nakita niya, totoo nga ang Diyos. Pag nanampalataya ka sa Diyos, talagang may gagawin siya. E itong matindi. Sabi ng Diyos, o sige, labanan niyo ang napakarami. Di ba sa Hebrew, ay Hukom 7:12, ang dami. Ang camel pa lang, sindami na ng buhangin sa dagat. Napakadami ng kalaban. E ito sabi ng Diyos, o sige, handa mo mga mandirigma mo. Ang dami namang nagpakita. 32,000 po, nag-report. Nandito po kami, reporting for duty, sir. 32,000, sabi ng Lord. Gideon, ang dami. Ha? Ang dami ng kalaban namin, 32,000, madami pa? Pero sabi ng Lord, bawasan mo. Anong gagawin ko po, sabi ng Panginoon? O, lahat ng mga natatakot, pauwiin mo na. Siguro iniisip ni Gideon, sa 32, konti lang ang takot. 22,000 ang umuwi, 10,000 ang naiwan, ang daming takot. Hindi pa nagsisimula yung laban, nag-uwian na yung 22. Lord, ang dami ng kalaban namin, 10,000. Pero dahil sa faith sa Lord, imagine niyo kung walang faith si Gideon, makikipag-argue siya sa Diyos, Lord, sindami ng buhangin laban sa 32, tas babawasan mo pa, anong uri ka? Pero hindi, dahil may faith na siya sa Diyos, napatunayan yan eh. Kaya na sinabi ng Lord, pauwiin mo yung takot, 22,000 umuwi. Kala ni Gideon, okay na sa kanya, okay. Lord, okay na sa akin itong 10,000. Hindi, madami pa din. Baka sabihin nyo, kaya kayo nanalo dahil sa dami nyo. Ano sabi ng Panginoon? Dalhin mo sila sa batis. Pagdating doon, sabi ko sa iyo kung sino pipiliin mo. At pagdating doon sa batis, ang sabi, lahat ng mga uminom na yung isang sandata, yung isang kamay nakahawak sa sandata at umiinom ng sa isang kamay, yun ang piliin mo. At yung parang asong umiinom, na parang ngayon lang nakakita ng tubig, na para maubusan ng tubig, pauwiin mo. Hindi yan kailangan sa aking team. Umuwi. Alam niyo kung ilan ang natira? 300. 32,000 ang natira. 300. Alam niyo ba kung ilan ang porsyento nun? Ang 1% ng 32,000 ay 320. Wala pa sa 1% yung naiwan kasi 300. Pero dahil dun sa 300 na may pananampalataya sa Diyos, natalo nila yung mga Madyanita. Ulitin ko po, dahil sa 300 na may pananampalataya sa Diyos, natalo nila yung mga Madyanita, Amalasita. Ano ang dala nila? Hindi sandata. Ang dala nila kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng sulo, apoy, at saka tambuli. At saka kapangyarihan ng Diyos. Ano ibig ko sabihin dito mga kapatid sa Panginoon? Kung tingin mo nalilimitahan ka ng iyong kakayahan, pero kung may pananampalataya ka, kaya mo yan sa tulong ng Panginoon. Yun yung sinasabi sa atin dito sa buhay ni Gideon. Di ba minsan punong-puno tayo ng negative thoughts, hindi ko kaya, nako, magbo-board exam, nako, may papasok ko kaya, ay, halos hindi ko nga may pasa yung mga test sa ano. Huwag mong tingnan yung mga nakaraan. Ang tingnan mo yung kayang gawin ng Diyos dahil sa iyong pananampalataya, sa iyong Diyos na buhay at makapangyarihan. Amen? Because with God, all things are possible. Sabi nga, faith does not make things easy. Hindi ginagawa ng pananampalataya na mapadali ang bagay. Sinasabi ng pananampalataya natin, kaya natin kahit hindi natin kaya. At yun ang kailangan natin mga kapatid, to break chains in our lives. We need faith in God na makapagsasabi, ang aking Diyos, kaya niya ang hirap na pinagdadaanan ko. Ang aking Diyos, kayang wasakin ang mga bagay na nagpapahirap ng aking buhay. Kahirapan, kaya ng aking Diyos. Sa tulong ng aking Diyos, magtatagumpay ako sa kahirapan na ito. Sa tulong ng aking Diyos, ang karamdaman na ito, kaya niya akong pagalingin. Sa tulong ng aking Diyos, anumang sitwasyon, sa tulong ng aking Diyos. Because with faith, all things are possible. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Amen. Amen po ba? With God, we are chain breakers. In Jesus' name. Amen. Praise God.